Ako si Glenda, 20 years old, taga Angono, Rizal. Nasa bahay ako nila Ninang ng araw na yon at naglakad-lakad sa likod ng kanilang bahay. Nang nakita ko si Ninong na nagmamadaling pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Kaya naman ako'y bumalik para salubungin sana ito ng bati. Pero bigla nitong ibinagsak sa lamesa ang mga dala-dala nitong mga papeles. At nakita ko si Ninang, nagulat-nagulat, na parang na-corner ito ni Ninong. Ano ito, Minda? Ang alin ba, Lando? Nagmangmangan ka pa sa akin. Itong papeles na ito. Yan ba? At least, nakarating na sa iyo. Agad. Di ako makapaniwala, Minda, na magagawa mo sa akin ito. Tama na, Lando. Diba? Yan naman ang inaasam mo. Ang maghiwalay na tayo. Subit! Minda, di yun kadali. Dahil matagal na tayong kasal. 20 years na. Diba? Hiwalay na nga tayo ng bahay. Ba't andito ka? Nandun lang ako sa gilid at nakamasid sa kanilang dalawa na nag-uusap. Di ko man alam kung anong patungkol sa pinag-uusapan nilay. Para akong chismosa na tahimik na nakikinig lang ng mga sandaling iyon. Nagpalipat-lipat lang ang aking paningin sa kanilang dalawa. Nang biglang mapatingin sa gawi ko si Ninong. At natigilan bigla dahil napansin ni Ninong na nandon. At nakita ko sa kanyang mga mata ang namuong kislap. Di ko alam kung luha ba iyong namuo. Doon, tikom ang aking mga labi at di ko alam kung ano ang aking sasabihin. Nang bigla nitong iniiwas ang tingin at bigla itong yumuko. Matagal ko na silang kilala since sila ang tumayong parang mga magulang ko na din. At minsan sa bahay pa nila ako nakikitulog. Kuminsan, pero matagal na din silang hiwalay ng bahay dahil nag-iisip si Ninang na may iba ng babae si Ninong. Kaya naman ng mga sandaling iyon, nilapitan ko na sila ni Ninang. Glenda, andyan ka pala. Kanina ka pa ba dyan? Oo, Ninong. Kanina pa po ako andito.
Mukhang meron po yata kayong pinag-uusapang mahalaga ni Ninang. Ah, wala ito. Sige, diyan man muna kayong dalawa. May aasikasuhin lang ako. Sandali. Tumango na lang ako ng mga sandaling iyon. At kinausap ko si Ninang. Sinabi nito sa akin ang lahat ng hinanakit nito kay Ninong. At sa pagpapail nito ng annulment. Nabiglaman ako sa sinabing iyon ni Ninang. Pero alam kong mahal nito si Ninong. Dahil bawat bigkas ng mga salita nito'y bukang bibig nito si Ninong. Alam kong may malaking pinagdadaanan ang dalawa. Kaya naman, taga pakinig lang ako ng mga oras na yan. Sinabihan ko si Ninang na dapat pinag-uusapan nilang mabuti ang sitwasyon. Di yung padalos-dalos ng biglaang desisyon. Dahil matatanda naman na sila para di masolusyonan kung anuman ang kinakaharap nilang problema. Glenda, may nais lang sana akong ipakiusap sa'yo kung maaari. Ano po yun, Ninang? Glenda, kausapin mong mabuti ang ninong mo. Alam kong nauunawahan mo ako, Glenda, dahil kilala mo naman na ang ugali ko, diba? Opo, Ninang, naunawaan kita. Dahil sa usapan naming iyon ni Ninang, di ako makatulog kinagabihan. Dahil nga sa parang magulang na din ang turing ko sa kanila ni Ninong. Dahil halos silang dalawa ang aking takbuhan pag may kailangan ako. At sila pa mismo ang nagpaaral sa akin. Kaya naman di ko matim na makita silang nagkakatampuhan na dalawa. Kaya naman kinabukasan, bumalik ako kila Ninang. Nagbaka, sakaling andon pa din si Ninong. Pero napag-alaman kong umalis na pala ito sa kanila at di pa bumabalik. Dumaan ang mga araw at buwan. Dahil nga sa busy ako sa pagtitake ng board exam sa nursing, ay di ako nakadalaw sa bahay nila Ninang. At nang araw na yon, naglalakad ako sa may iskinita, pauwi ng aming bahay. Nang may makasalubong ako sa daan, si Ninong. Ninong, kayo po pala. Mano po? San po ba kayo galing? Ah, dyan lang. Mayroon lang akong dinaanang kaibigan. Ganun po ba, Nong? Kumusta naman kayo ni Ninang, Nong?
sa ninang mo. Di ko alam sa kanya. Ninong, alam ko naman na mahal ninyo ang isa't isa at matagal na kayong mag-asawa. Sana naman kung anuman ang trial sa inyo, makaya ninyong solusyonan. Iyan nga, Glenda. Naawa din ako sa ninang mo. Sobra kasing mag-isip. Sinabi nito na nang bababae daw ako. Hindi naman. Biglang umiyak si Ninong ng mga sandaling iyon. Kaya naman, sinabihan ko na lang siya. Ninong, ilabas mo lang, huwag mong pigilan ang pag-iyak dahil lahat naman ng tao sa mundo mayroong pinagdadaanan. Naawa din ako sa kanya ng mga oras na yon. Pero sinabihan ko na lang na kausapin niyang masinsinan si Ninang dahil naghihintay lang sa kanya ito sa kanila. Kaya naman simula nang nagkausap kami ni Ninong sa daan, medyo umokay na din ang lahat sa kanila ni Ninang. Nang matapos ang exam ko, agad kong binisita uli si Ninang at napag-alaman kung bumalik na pala sa kanila si Ninong at okay na silang dalawa. Dahil sa nasolusyonan na din ang din nila pagkakaunawaan. Kaya heto ang kwento ni Ninang at Ninong at mayroon akong natutunan sa kanilang kwento. Hello guys, nagustuhan ba ninyo ang kwento? Salamat sa pakikinig at patuloy na pagtangkilik sa ating channel, Lori V Special Story. At shout out sa inyong lahat